다 씹어. 씹어야 돼. Hello mga babes, welcome back sa aking channel. Nagpalaro kami dyan kay sa dalawang bata kasi naboring kami. Naghihimay kasi ako ng ampalaya, dahon. So, pinakain namin ng fresh yung dalawa. Tapos kung sinong manalo, yung walang reaction, mananalo siya ng 10,000. So, si Mr. ang nagbigay ng 10,000. So, ayun, medyo masukasukan na si Era. Ayun, nanalo si Kim Etchan. So, ayan, meron siyang 10,000 sa kanyang apa. Win! 아니 공룡인데 저기 추운 데서 사는 건 공룡도 있긴 있지. 와. 근데 추운 데서 사는 공룡도 죽겠지 맞지 아빠? 피규어 피규어 얼마 안 돼. 자자. Hello mga babes! Welcome back sa aking channel. Pasensya na kayo, medyo ilang araw tayong walang vlog dahil sa galing tayo sa sakit mga babes. So, ayun, nakapag-update naman ako nung update nung 2 and 3 days kung naming na ano yung corona. So, ngayon ito naman mga babes, ilang days na ba? Siguro, ano na ako? 1 week and 1 day siguro na ayun nga na okay na. 'Di ba last week kami nagkaroon ng sakit. So ngayon ay ano na po ngayon Martes na. So naging normal na mga babes, nasa school na yung mga bata. So 2 days na silang pumapasok sa school. Tapos si Mr. last week pa lang ng Friday ay nag-work na siya. So ako naman, ito medyo ano pa rin. Si Mr. pala, yung update sa kanya ay inuubo pa rin siya, mga babes. So, sa madaling araw, doon siya inaatake ng ubo. Tapos ako naman, tas wala pa rin siyang, meron na rin siyang konting panlasa, tsaka pangamoy. Pero ako, mga babes, sobrang hirap pa talaga. Tingnan niyo yung boses ko, medyo hindi pa okay. Medyo nagbabara pa yung ilong natin. Tapos wala pa rin akong panlasa, wala pa rin ako yung pangamoy. So sobrang nahihirapan ako mga babes, dahil sa lalo na pag kumakain ako, hindi ko na-feel yung kinakain ko, hindi ko nalalasahan, hindi ko naamoy, especially pag nagluluto ako. Hindi ko talaga, ang pag tinitikman ko lang siya, yung parang pag maalat na siya, okay na siya sa akin. Pag hindi ko lang alam sa mga anak ko kung hindi ba masyadong maalat yung luto ko, kasi nga wala tayong panlasa at saka wala tayong pang-amoy. Tapos alam niyo ba, pag nagigisa ako ng bawang, hindi ko talaga maamoy yung bawang. Namimiss ko na yung amoy ng mga pagkain. Ang sabi ko kay Mister, my love, pagka okay na yung panlasa ko, okay na yung pang-amoy ko, sabi ko, please, bilhan mo ko yung masarap na pagkain, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, oo, promise, sabi niya. Pag naging okay ka na, sabi niya, pakakainin niya daw ko yung masarap. So, ayun na nga, medyo hindi pa okay yung pakiramdam ko. Medyo nasa sad pa. Ayun na, naiyak. Hindi, ang hirap talaga pag ano, may sakit mga babes. Tas walang mag-aalaga sa iyo, 'di ba? Tas ngayon ako mag-isa lang ako dito ngayon. So parang nung nagkasakit ako ngayon ng corona, parang na-feel ko parang ay naiyak ako. Parang na-feel ko na lonely. yung ganun yung feeling, kasi nga parang pakiramdam ko pa na meron pa rin akong sakit mga babes, na hindi pa rin ako okay, kaya nararamdaman ko to. Pinagpe-pray ko naman na sana maging okay na, bumalik na sa ano, sa normal, ganun. Pagka ako mag-isa dito ngayon, parang napipiling ko talaga na parang mag-isa ako, nalulungkot ako mga babes. Pero hindi ko naman kayang lumabas ng ano, mag-isa, ganun.
parang gusto ko na nandito lang yung mga bata na kahit magulo sila basta meron akong kasama, ganun. Tapos pa, minsan napipil ko na parang gusto ko umuwi ng Philippines. Parang gusto ko umuwi ng Philippines, ganun, doon ang daming tao, marami kang makakausap, diba? Dito, ako lang mag-isa. Ay, naluluha ako. Tapos makakain mo yung mga gusto mong kainin, diba? Nung nakaraan, nagkikrave ako dun sa, ano, sa mga tinda ng ate ko, yung barbecue. Ayun, pero, paano ko makakain eh? Wala naman tayo doon. At saka ano, hindi ko rin mapifeel kasi nga, wala tayong panlasa. So, ayun, pasensya na mga bebs ha. Masyado ako nag-emotional today. Hindi kasi naboboring ako. Siguro nagsawa na ako mag-isa. Yung palaging ako lang mag-isa. So, siguro nagsawa ako. So, ayun, napifeel ko talaga. Dati kasi, sanay ako mag-isa mga bebs. Sanay ako. Gusto ko, mas gusto ko yung ako lang mag-isa mga bebs. Yun, sanay talaga ako. Pero ngayon, siguro nagsawa na ako sa, lagi na lang ako yung mag-isa. Siguro nagsawa ako. Kaya yan, napipil ko yung homesick. Napipil ko na gusto ko umuwi ng Pilipinas. Ayun. Na, gusto ko maiba na naman yung environment ko. Ganun. Kasi, syempre, lagi na lang tayong nandito sa bahay. Ito lang palagi yung nakikita mo, 'di ba? Tapos yung ganyan. So parang gusto ko maiba naman. Kaya lang hindi tayo makaka-uwi kasi wala naman tayong sapat na ano pera para umuwi ng Pilipinas, 'di ba? So tiis-tiis na lang tayo. So ayun yung chika natin mga babes, medyo hindi pa ako okay. Yun pa rin, wala na akong lagnat mga babes, pero yung ano ko parang, yung feeling ko parang ang pagod yung katawan ko. Tapos, yun yung panlasa. Tapos yung pangamoy. Siguro pagka bumalik na yung ano ko, yung panlasa ko, magiging okay na ako. At saka, ano pala, thank you pala kay, ano, sa aking kaibigan na si Daphne. Ang aking kapitbahay doon sa kabilang village sa amin. Ayun, so, nung isang gabi, dinalhan niya ako ng ano yung dinalhan niya kami ng doenjang-guk mga bebs, yung soup dito sa Korea. Tapos binigyan niya ako ng kimchi, tapos yung pickles na onion. So andito pa nga yung mga lalagyan niya kasi nga may mga laman pa. So pag okay na, pag naubos na, ipapahatid ko kay Mr. Ayan, thank you so much Madam sa ano, sa pabigay mo na ayuda. Ayun. Pagka naging okay na ako mga madam, magluluto ako ng spaghetti. Pag okay na yung panlasa ko. Kasi nga may mga pang-spaghetti sana ako mga beb sa birthday ni birthday sana ni Echa nung 24, kaya lang tinamaan tayo ng sakit. Kaya hindi tayo nakapagluto. So ayun, naka-ready lang naman dito yon yung pang-spaghetti. So ayun, pagka okay na yung panlasa ko, magluluto ako ng spaghetti. Tapos padadalhan ko na lang si Daphne ng spaghetti. Tapos si Merlin din pala. So ayun, si Merlin pala, malapit na rin yung kanyang birthday, yung aking kaibigan na si Merlin. Yun, sa November 1. So, advance happy birthday. Tomorrow na pala. Oh, tomorrow na pala yun. So ayun, advance happy birthday, tol. Ayan, maraming salamat din sa ano mo, sa regalo mo sa akin, sa aking birthday. Ipapakita ko pala sa inyo yun mga bebs sa Sunday, yung regalo ni Merlin sa akin nung aking birthday. So, nasa kanya pa, so, sa Sunday namin. Sa Sunday ko siya makukuha. Tapos, ayan, syempre, meron din akong regalo sa kanya. So, ayun, mag-exchange gift kami sa Sunday. So, ayun. So, ayun lang muna mga bebs ang ating kwento, ang ating update. Kasi baka nag-aalala na kayo. So, ayun, nag-update tayo. So, mamaya, pagdating ng mga bata, magbablog tayo ulit mga bebs. So, pasensya na kayo. Medyo naging emotional lang ako. So, wala, naisip ko lang ang pamilya. Ayan na lang, tutuloy na lang yung ano. So, naisip ko lang yung pamilya ko sa Philippines. Kung pag may sakit ako, yung alaga nila sa akin. So, ayun, ang hirap talaga, no? Mahirap pala, no? Mahiwalay sa... yung feeling mo nung bata ka, gusto mo nang lumaki, gusto mo nang ganitong ganyan, tapos mahiwalay ka sa magulang mo, yung parang, yun ang gusto mo, yung...
puro barkada, hindi iniisip yung mga magulang. Pero pag ngayong na tumanda ka na, ikaw na yung nagkaroon ng pamilya, mararamdaman mo na mamimiss mo pala yung nanay mo nung bata kayo, yung alaga niya, ganun. So, ayun pala. Ngayon, ramdam ko, mga bebs, yung napipil ko, namimiss ko yung alaga ng nanay ko, tsaka ng tatay ko. So, ngayon, yun. Kaya, medyo naging emotional tayo. Pasensya na kayo, mga bebs, ha? So, first time ko, hindi naman first time. Second time kong umiyak, mga bebs, nung nagkasakit yung mga bata dati. So, ngayon, ay, ayoko. O, sige, mga bebs, mamaya na lang ulit. Hello, mga bebs. Ay, good evening. Hindi ako nakapag-vlog maghapon. Nanood lang ako ng TV maghapon. Tapos, nung pagdating ng mga bata, natulog ako. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi ako natutulog ng hapon pagka ako lang mag-isa. So, inintay ko pa yung mga bata bago ako mag-iglip. So, nakatulog ako pero sobrang sakit ng ulo ko. Nakatulog na ako. Bago ako matulog, masakit ulo ko. Uminom ako ng ng gamot. Tapos ngayon naman, masakit pa rin ulo ko. So, yung mga bata andito na. Hello daw. So, kakarating lang ni Yechan galing sa mga babes, sa drum. Galing sa lesson niya sa drum. Si Mister wala pa siya. Kinatawagan ko siya para bumili siya ng soup kasi nga hindi ako nagluto. Tinatamad ako magluto kasi wala tayong pang lasa. Kaya gusto ko sana pabilan na lang si Mister ng soup niya. Soup para yun lang. Pero para siyang nag-overtime siya ng isang oras. Baka mga 6:30 pa. Ang sakit talaga nandito ko. Nandito. So, yun mga babes. Aray ko. Baka kailangan ko lang kumain para mawala itong sakit na ulo ko. Kamusta na? Kahapon, hindi ko natuloy yung vlog ko. Kasi sobrang sakit ng ulo ko. Tapos, kagabi, maaga kaming natulog. Siguro alas 8. Nahiga na ako kasi sobrang sakit talaga. Tapos, ngayon, alas 2 na mga bebs ng umaga. Ng hapon. Next day na to. So, kaninang umaga, masakit pa rin siya hanggang ngayon. So, si Mister, nag-half day lang siya ngayon kasi nga, nag-alala siya sa akin. Kasi kaninang umaga, grabe, iyak lang ako ng iyak. Tapos hindi ako mapakali. Tapos nakakinig lang ako ng worship song. Tapos iyak ako ng iyak. Kasi sobrang sakit. Tapos, nung umuwi si Mister kanina, ang sakit ng mga mata ko dahil sa iyak ko, mga babes. Nung umuwi si Mister,
punta kami ng clinic. So, kasi dito masakit o dito. Hanggang sa ulo. So, namamagayon dito ko. Kaya daw masakit hanggang ulo. Tapos, yun, binigyan ako ng gamot. Tapos, uminom na ako. Masakit pa rin siya. Pero siguro hindi pa siya nag-i-effect yung gamot niya, mga babes. So kanina, abang umiiyak ako kung ano-anong naiisip ko. Kasi mga babes, ako lang mag-isa dito. So, pag ikaw mag-isa, kung ano-anong naiisip mo, di ba? Tapos, ayun, nag-pray lang ng pray. Pray lang ako. Tapos sinintay ko yung mga bata. Wala pa. So, lumabas si Mr. Bumili siya ng bang tawag doon? Yung parang dalangita, yung tangerine ba yun? Ayun. So, gusto ko munang matulog, mga babes. So, bang sakit, baka ina-update ko lang kayo. So, tulog muna ako, mga babes, ha? Mga babes, may pahabol na regalo sa birthday ko nung 13. Sis Tol Marlene. Tol, maraming salamat sa regalo mo. Sobrang saya ko. First time ko itong magkaganito, magkaroon. Thank you, Tol. Napakaganda. Pasayin siya na. At saka, medyo may sakit kasi kaya hindi masyadong nakapag-chika. So, ayan, hinatid niya lang, mga babes, yung regalo sa akin ni Tol Merlin. Sobrang saya. Ang ganda-ganda. Iingatan ko to, Tol. Maraming salamat. And, birthday din ni Tol Merlin. So, meron din akong maliit na regalo sa kanya. So, naibigay ko na rin sa kanya. Pero, ang ganda talaga. Thank you, Tol. Isusuot ko na siya mamaya. Ang cute niya. Thank you, Tol, ulit. Maraming salamat sa paregalo mo sa akin. Mama, cool to oh, ma. Ayun, mga babes, tapos umalis na siya. Saglit lang siya. Dinaan niya lang talaga yung regalo ko. Regalo, tapos binigyan niya pala ako ng talbos ng kamote kasi nag-harvest yung kanyang yung nanay nung asawa niya. Ano bang tawag doon, mga bebs, ayun. So, nangihinayang akong isuot, baka bigla siyang mapigtas. Yung silver din na ito, silver na to, mga bebs. Galing din to sa kanya dati. Kasi hindi niya na sinusuot. So, binigay niya rin sa akin to dati, mga bebs. Kaya, ito yung sinusuot kong palagi, diba, nakikita niyo naman. So, parang nangihinayang akong isuot yung kwintas, baka masira siya. Diba? So, ayun si Mr. pala. Ayun, nakabili na siya ng tangerine ba to? So, tumawag yung boss niya. So, pinapapasok siya ulit sa trabaho. So, ayun, kahit late na pumasok ulit siya, mga babes. Pero, okay na. Okay naman na kasi nandito na si Yeram. Ayun. So, ayun, kumakain ako ng tangerine na mayroong asin. Pagkatapos nito, higa tayo ulit para pampalakas. Ayun, gusto ko. Ang sarap niya kasi sinasawsaw ko siya sa asin. Masarap siya, mga bebs. Ayun. So, birthday din niya. So, buti na lang yung regalo ko sa kanya dumating kahapon. Kaya, ayun, sakto na. Sa Sunday pa sana kami magbibigayan ng regalo. Kaya lang, baka ewan ko inatid niya agad. Kasi nga siguro yung talbos ng kamote baka masira, diba? So, ayun. So, ayun, mga bebs. Baka dito na lang muna ako mag-end. End muna tayo ng vlog natin, mga bebs, kasi hindi ko alam kung kailan ko to ma-edit. Kung hindi ngayon, baka bukas na lang, magpapahinga muna ako. So, ayun, mga bebs, maraming salamat. Sana maging okay na, sana mawala na yung sakit nito, tsaka yung sakit ng ulo ko. Masakit lang yung mata ko kasi kakaiyak ko kanina. So, ayun, mga bebs, maraming salamat. And Tol Merlin, thank you ulit sa regalo mo. Iingatan ko to.
promise. Ayan, maraming salamat. Kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye mga babes. See you po sa aking next vlog. Bye. So ayan mga babes, ano, sinuot ko na siya. Ang cute-cute niya. Sunggol. Oh, tinanggal ko yung malaki tsaka yung silver. Ang cute. Thank you sis again. Thank you tol. Ayan, ang ganda. Parang terno kami dalawa kasi siya, ganito din yata yung suot niyang kwintas. Pero, hindi yung chain, iba yung chain niya. Ganito yung nauusong chain ngayon, mga babes, no? Ayan, Chanel siya, mga babes. No? So, ayun, thank you, Tol, again. Walang sawang pasasalamat. First time ko makatanggap ng ganitong regalo sa kaibigan. Ayan. Thank you, Tol, again.